Christmas! Kaliwat ka na naman ang handaan ngayong Kapaskuhan! Malamang sa malamang, kakain kayo ng spaghetti! Naman! Papangas kayo ng crispy pata? Oo! Makikipag-unahan na makakurot sa balat ng lechon at magde-dessert pa ng cake! Siyempre! Abay hinay-hinay lang! Dahil bago kayo magpakabusog sa mga masasarap na pagkain yan, naisip niyo na rin ba ang mga peligro na pwedeng maidulot ng mga pagkain ito sa inyong kalusugan? Ayon sa gastroenterologist na si Dr. Jose Maria Gonzalez, lahat ng ating mga kinakain dumadaan sa ating digestive system. Yung gastrointestinal tract or yung digestive system, ito po yung lahat ng parte ng katawan na kasama sa digestion. Nagsisimula siya sa mouth, sa bibig, pababa sa esophagus, sa stomach, sa tiyan, tapos sa bituka, yung small at large intestine, tapos lumalabas sa dumi. Kung mahilig tayo sa mga pagkaing MMM o matataba, maaalat at mamantika, maraming klase ng sakit ang pwedeng tumama sa atin. Isa na dito ang colorectal cancer o colon cancer. Pumapang-apat lang naman ito sa klase ng cancer na tumatama sa maraming Pilipino at nagiging sanhi ng kamatayan. Lahat ng kinakain natin, lahat ng ininom natin, yun pa ay nagbibigay ng sustensya sa katawan. Yun pa ay nagbibigay ng energy sa lahat ng organ, sa heart, sa lung, para gumana yung function. Ang problema doon is if sumobra tayo sa kain sa mga matataba, baka hindi kakayanin ng katawan. Ito po yung nagkakos ng kabag, ng cramps, sakit sa tiyan. Bukod sa colon cancer, ay pwede ring magdulot ng sakit sa atay ang mamantika. Well, actually, more of yung fatty foods. Pwede din yan mag-cause ng inflammation sa atay. Yun naman po ang tinatawag namin na metabolic associated fatty liver disease or MAFLD. Parang in layman terms, fatty liver. Ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng colorectal cancer at fatty liver ang isang tao ay ang low fiber diet o yung hindi pagkain ng mga prutas at gulay na matataas sa fiber gaya ng pipino, mangga, bayabas, pinya at cinnamon. Bukod sa mga yan, meron pang isang alternatibong paraan para makuha ang sustansyang kailangan ng ating katawan. Sa pag-inom nito 2 beses sa isang araw, malaki ang maitutulong para masolusyunan ang ating problema sa pagdumi. Sa pamamagitan din ito, malilinis ang ating colon at magiging regular ang pagdumi. Di ba nga, mas masarap ang pakiramdam kung malinis ang kaloob-looban. Paalala ni Doc, Pasko man o hindi, importanteng maging maingat tayo sa ating mga kinakain. Dahil ang sakit, walang pinipiling okasyon. For us, kahit may holiday, kahit may Christmas, we would recommend na you take care talaga of your gastrointestinal tract. Kasi yung mga sakit, mga diseases, wala naman silang holidays. Totoo naman, lahat ng sobra, masama. Always remember, dapat in moderation, pero huwag nating kakalimutan ang ating buhay, nag-iisa lang at kailangan natin itong pangalagaan.